Yo, what's up sa inyo lahat mga kabalita, WB muli at yun. Tayo muli nandito sa ating video reaction na sa ating news reaction na kung saan nandito tayo sa Balitang Pinoy TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At ito na mga kabalita, grabe to, kakapasok lang, binulgar ng isang babae ang tinatago ng mga Aquino. Totoo kaya ito? At yun, play na natin kung nalalaman ito. Narito ang Balitang Pinoy TV. Nagulantang ang lahat ng sinabi ng isang babae na buhay pa raw si Ninoy Aquino. CCTV at ebidensya inilantad ng nasabing babae. Anong sa tingin nyo? Totoo kaya ito? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bagong lahat mga kabalita, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag mo sanang kalimutan na mag-subscribe at ma-hit ang notification bell sa ating mumunting channel. Maraming salamat! At ito na nga mga kabalita, buhay pa daw si Ninoy at niloloko lang daw tayo ng mga Aquino. Yan ang pahayag ng isang babae. Marami naman sa mga tao ngayon ang nalilito, lalo na sa iba't ibang mga isyo na lumalabas patungkol sa mga Aquino at sa pagkamatay ni Ninoy Aquino III. Hindi lang yan, naging maingay din sa mga social media ang mga iba't ibang klase na mga isyo na hindi naman kapanipaniwala. Lalo na itong nakuha nating impormasyon, o nakuha nating isyu ngayon mula sa social media patungkol sa isang babae na lumabas na nagsasabing buhay pa daw si Ninoy Aquino at nagtatago lang daw sa Amerika simula nung pumanaw si Ninoy Aquino. Kung ating matatandaan, marami talagang nagsulputan at nagsasabing kung bakit hindi daw pinakita muna ang bangkay ni Ninoy Aquino bago siya inikrimate. At dahil sa isyu na iyon na lumabas sa social media, ito ang malaking katanungan. Niluloko lang ba tayo ng mga Aquino family? Pero para sa aking mga pananaliksik at sa ating mga dating uploads, nasabi na natin na si Ninoy Aquino ay totoong patay na at ang sanhi ng kanyang kamatayan ay dahil sa isang disease. Kaya't sa mga nagsasabing may isang babaeng lumabas at nagsasabing buhay pa si Ninoy Aquino, para sa akin na hindi natin masasabing opisyal na totoo ngang buhay pa si Ninoy Aquino, dahil hanggat hindi natin makikita sa social media at sa mga balita kung buhay pa si Ninoy talaga, hindi natin masasabing totoo nga ang isyo na ito na lumabas sa social media. At nang lumabas ang isyo na ito mga kabalita, ay hindi naman mapipigilan ng ating mga kababayan na magbigay ng samot-saring reaksyon at komento sa mundo ng social media. At ito ang komento ni Sir Alan. Hindi yan imposible dahil yan si Chris. Ayaw niyang makulong si Ninoy, kaya pwede niyang ipalabas na patay na ang kanyang kapatid. Dahil alam ni Chris na hindi tantanan ni Irwin Tulfo si Ninoy. At alam naman natin na magaling umarte si Chris. At sa ganitong paraan lang maliligtas ang kanyang kapatid. Baka nga pinaiba na nila ang mukha ni Ninoy para makalabas ng bansa, para hindi na makita at matahimik na ang buhay ng kanyang irresponsable na kapatid na sa kanyang panunungkulan ang daming napatay dahil sa kapabayaan niya. Kahit wala na ang buhay ni Ninoy, kulang pang pambayad sa kanyang kapabayaan. Kaya pilit na lang nilang pinalabas na patay na para hindi na abalahin pa. Pag maraming pera, walang imposible, pwede mong magawa o ipagawa. Kaya isip-isip tol, baka manin lang naman tayo sa kulay na dilawan. End quote. At ito naman ang komento ni Ma'am Bisaw. Kailangan pa bang ipakita yung bangkay? Tanungin nyo yung pumunta sa kanyang huling hininga. Maawa naman kayo sa namayapa na. Siya ngayon ay alkalde ng Baguio City na si Mayor Benjamin Magalong, na kung magugunita po natin ay siyang chairman noong Board of Inquiry ng Philippine National Police noong February 20. Deliciously cheesy. Me time with Piatos. 2015 na siya po nag-imbestiga dito po sa malagim na pangyayaring ito. At siya na rin po ang nagsabi sa unang kanyang mga kasama sa Board of Inquiry na ang may kasalanan po talaga rito, ang isa sa pangunahing may kasalanan ay ang dating Pangulong Benigno Simeon Aquino III. At naghain po kami para i-reopen ito. Sapagkat alam niyo po, matindi po kasi ang nangyari rito, nakakalungkot. Yung unang-unang pong ombudsman
Si Conchita Calpe Morales, na alam po natin ay appointee ni dating Pangulong Aquino, ay kung ano-ano pong kalokohan ng final na kaso. May usurpation, may graft and corruption, wala naman pong pinalaman sa pagkamatay ng 44. So ang nangyari po, kung ito po ay pinadismiss namin sapagkat alam po namin that it was programmed to fail. Etong mga kalokohang kaso ito ay alam namin pagdating sa Sandigan Bayan ay ibabasura lamang at maabsuelto si Pangulong Aquino. Pinadismiss po namin ito, umakyat po sa Supreme Court at ngayon po, ang sinasabi namin, hindi maaring walang managot dito sa kahindik-hindik na pangyayari ito. At ngayon po, nabutan ng pandemic noong 2020 at sana po ngayon ay maaksyon na ng ating ombudsman. Bukod kay dating Pangulong Ninoy Aquino na pumanaw na po, sino-sino nga ulit po yung mga na-identify po ninyo na dapat ay managot at hihingil po dito sa nangyari? Ang kasama po ni President Aquino rito sa kasong ito ay ang mga dalawang general po na si General Napeñas at si General Purisima. At dito po nakatutok ngayon yung kaso pong isinampan ninyo. O sana po, sapagkat bagamat wala na po si dating Pangulong Aquino, makakatulong po for closure and for the sake of truth and justice na matutoy po ang panaragutan ni dating Pangulong Aquino kasama nitong mga general, sapagkat napaka-obvious naman po na ang nang pangyayari ay ipinaubaya sa isang general na suspendido ng ombudsman ang pamamalakad ng isang napaka-sensitibong operasyon at hindi pa po ipinalam sa OIC ng PNP na si General Espino pati na po sa DILG Secretary at that time na siya Kinoong Marrojas. May timeline ho ba, attorney, kung kailan yung proseso na madinig po yung kasong ito at makamit na yung talagang hustisya at magkaroon ng kalinawan lahat? Eh sana po sa lalong madaling panahon, sapagkat dalawa po yan na matitindi pong mga usapin na amin pong inihain sa ombudsman na hanggang ngayon ay wala pa rin pong aksyon. Bukod po dito sa kaso ng sa 44 yung sinasabi ng Mama sa Pano Massacre, ay yung pa pong kaso ng Digbaksya. Kung saan, idinimanda naman po namin ang planter bukod si Pangulong Aquino, ay yung mga kasama niya at ng dati sa DOH, na then Secretary Garin, etc. At iba pang mga miyembro ng gabinete, sapagkat daan-daan naman po na mga batang paslit ang mga namatay dito dahil sa Digbaksya. At hinggil dito sa Mama sa Pano, sapat naman po yung ating ebidensya na magpapatunay na dapat ay mapanagot talaga yung mga nabanggit po ninyo mga pangalan na may kaugnayan po dito. Opo, sapagkat unang-una po napakakapal po ng mga ebidensya, mga testimonya, mga dokumento under oath doon po sa report po ng Senate Committee on Public Order na nagsaliksik din po at nagsagawa ng investigasyon dito sa pangyayari ito. Ito po ay sa pamumuno ni dating chairman ng Committee on Public Order, si Senator Grace po. At bukod nga po roon, yun pong report ng Board of Inquiry. At kaya nga po, yun mismo na pong namuno sa Board of Inquiry, si Mayor Magalong, then General Mayor Magalong, ang kasama po namin sa ombudsman na nagsasabing President Aquino and the two generals must be made liable for something. Kung sinasabi mo ng Supreme Court na hindi reckless imprudence resulting to homicide, hindi naman pwedeng walang kasalanan sapagkat 44 na tao na matay at kitang-kita naman po dun sa kanilang investigasyon kung ano po ang mga maling nagawa. At ngayon po na ginugunita nga natin itong sa 44 anniversary, nakausap na ho ba ninyo yung mga magulang? Ano po ang kanilang mga panawagan sa inyo para sa kaugnay pa rin po sa kaso ito? Alam niyo po ang nakakalungkot, ilan na pong mga magulang ang pumanaw nang hindi po nakakakita ng katarungan para sa kanilang mga anak. At palagi naman po nilang panawagan ay huwag po tayong bibitaw, sana ay kumilos na ang ombudsman kasi bukod po sa pagunita sa kabayanihan nga itong kanilang mga anak. Kailangan din pong malaman kung sinong may pananagutan. Hindi pwedeng ginugunita na lang natin sapagkat hindi po kumpleto ang katarungan, hindi kumpleto ang katotohanan kung hindi po matutukoy man lamang ng isang hukuman na meron pong pagkakasala yung mga gumawa ng mga pagkakamali na ang nagresulta nga po ay kamatayan nitong kanilang mga anak. Sir, magandang umaga po, Admar Philando po. Hindi nyo ba kinonsidera noong una pa na gawing testigo o witness imbis na akusado itong si General Napeñas para mapatunayan? Kasi ang sa kanya, sumusunod lang siya. Alam mo naman, dyan sa hanay ng pambansang pulisya, pati sa militar, pag kumbaga meron yung seniority talaga na tinitingala nila, yung authority. Kaya siguro nagawa niya yung ganong paglabag na suspended yung kanyang pinaniwalaan o doon siya kumuha ng instruction. Well, maaari po naman kung gusto niya, no po, pero at the outset, kailangan po namin siyang isama bilang isang akusado sapagkat siya po yung responsable sa planning, direct oversight po ng operation. At ang mabigat po rito, yung pong
alam nyo po, napakarami pong mga naka-standby na mga staff dyan eh, para magbigay ng reinforcement kung bakit po, since he has operational control, kung bakit po hindi nagbigay ng reinforcement at kung bakit po siya pumayag na ito po ay mapasailalim sa isang tao na suspendido. Dapat po, he made of record his objections na bakit po ako magre-report kay General Purisima, siya po ay suspendido. He should have exercised more prudence and more caution sapagkat ito nga po, kitang-kita naman niya that there is something irregular. At duty niya po as an officer and a gentleman na gawan po ng karampatang solusyon itong nakikita na niya na hindi tamang ginagawa ng kanyang commander-in-chief. Alam niyo po, ang sinumpaan lang naman po ng isang sundalo o isang pulis ay to obey all lawful orders. Ito po, hindi na lawful at nakikita na niya na hindi na lawful. Dapat po may ginawa siya na katungkulan niya to either talk back to his... Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. At yan nga mga kabalita natin, mga kaugnay na balita nga patungkol nga dyan, no, kaya dating Pangulong Noynoy Aquino nga o dito kay Pinoy mga kabalita natin, na kung saan yan mga issue sa kanya na sinasabi nga buhay pa to at talagang nagtatago nga lang daw at may nakakita daw na isang babae at yung sa CCTV nga nilabas yung kanyang mga ebidensya nga daw mga kabalita natin na sinasabing patuloy daw na nagtatago lamang to sa US mga kabalita natin. At nandoon nga lang daw sa US itong si Pinoy. Yan ang saad ng isang babaeng nakakita nga raw dito. At yun nga no, hindi natin malaman kung totoo o hindi no mga kabalita natin, kaya kayo na rin bahala nga humusga sa naging lagay dyan. At ito pa mga kabalita natin yung patungkol nga sa mga kaso ng Sub-44. Sino ba nga hindi makakaalala sa mga kabayanihan ng Sub-44 mga kabalita natin, na kung saan ihahabulin nga, na kung saan nahabulin dito yung mga naging kasama dyan, yung mga kasangkot dyan sa pangyayari nga dyan sa Sub-44, no? At yan yung dapat daw panagutin syempre yung mga nagkasala rito o yung mga talagang sabit dito sa kaso na to, na kung saan sabit nga din daw dyan yung dating Pangulo nga si Pinoy nga o si Noynoy Aquino. At ito pa yung patungkol nga rin sa Deng Baksya na maraming bata yung nasawi at nabawian ng buhay dyan dahil dyan sa Deng Baksya na yan. Hanggang ngayon humihingi pa rin ng hustisya bukod pa sa Sub-44 mga kabalita natin, na pagkasawi nga ng ating mga bayaning mga SAP, na kung saan nga humihingi rin ng tamang hustisya para sa kanila hanggang ngayon mga kabalita natin, na hindi pa rin napapanagot yung mga sangkot dito, yung mga talagang may pagkukulang o yung talagang dapat managot sa pangyayari na yon. At dyan din sa pangyayari dyan sa Deng Baksya, ng dahil dyan no, sa pagtuturok sa mga bata marami rin buhay ang nawala. No, yan ng mga talagang nais panagutin at talagang dito nga nais palitawin yung may kasalanan talaga rito, at talagang hahabulin at hahabulin nga ng batas na dapat talagang managot yung mga sangkot o yung mga kabilang dito sa mga pangyayaring to. At yun nga mga kabalita natin, no, kayo na lang bahalang magkomento sa ibaba ng nais nyong ikomento patungkol dyan. At yun muli, syempre, nagpapasalamat tayo sa patuloy nyong pagsubaybay at patuloy nyong pagsuporta at pagsusubscribe sa ating channel. At syempre, nagpapasalamat tayo dito sa Balitang Pinoy TV. Subscribe kayo dyan mga kabalita. At yun mga kabalita, ito muli ang inyong WB. Hanggang sa muli natin pagkikita, mga kabalita.